Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito sa Germany, hapon. Ako pupunta ng city ngayon. Dahil bibili ako sa DM. Meron kasing bago sa Maybelline na na lipstick ba? Gusto kong bumili dahil ang ganda niya. Isa lang yung bibilihin ko dahil mahal siya, 10 euro. Try lang natin. At pupunta din ako sa pharmacy dahil kukunin ko yung gamot ni Uma. Ang ganda ng panahon ngayong week na to dito, pero ang lamig, grabe. Anong brand ba yan? Catrice. Maganda rin yung Catrice eh. Hindi na ako bibili niyan dahil hindi naman ako palagi nagme-makeup eh. Minsan lang. Ano lang talaga sa akin, importante ang tawag yan eh. Yung aking kilay. Pwede mo siya pang regalo oh. Cushion for this. Tapos pwede mo yan ang lagay mo. Ang perfect to sa Mother's Day kasi malapit na din Mother's Day, no? Bago ata. Ito. Ganda ng mga kulay ba? Ito pang pink. Ito. Ito naman ay night recovery ay tingnan natin to. Ano rin to siya? Mascara, volume mascara. Ito yung price niya. Sama namin si Fiona. Hello Fiona! Namili kami itong pinamili namin. Ito, padala ko to sa Pilipinas dahil ano ba, sale ba? Ni Fiona dahil perfect siya sa kanyang exam sa math. 1 ang kuha niya. May bigote na. May bigote. Parang si Papa Martin tingnan. Kung may bigote si Papa Martin, parang mukha talaga ni Papa Martin ni Fiona. Ay, ganda talaga ni Fiona, Dennis. Ay, malapit na po ang birthday niya. Next week po, birthday na ni Fiona. Mag, feel here. Albis to. Zeben! Next week ka. Zeben, mag-Zeben na siya. Tapos gusto niyang doon kami mag-party sa Kiki Island. Ano po siya? Indoor field class. Indoor playground. Doon din nag-celebrate si Philip nung kanyang 4 ata yun, birthday ni Philip. Doon din. Ngayon, mas mahal na ngayon kaysa noon. Noon, ano lang. Kahit buong araw ka maglaro doon, no, anong kay Philip pa. Okay lang, ngayon. May oras na. 3 hours lang, 30 minutes lang kami pwede doon. Kaya sabi ko, pagkatapos namin doon, dito na kami sa bahay, magkainan ba? Magluto lang kami ni Martin. Dahil si Martin, wala mo siyang trabaho niyan. Mag-ready siya. Next week, dalawang araw lang yung trabaho ni Martin. Kaya, bakasyon niya. Kukuha talaga yan siya ng bakasyon na birthday ni Fiona dahil nag-ring si Uma. Galing kami sa Action, namili kami ng invitation, nag-grocery kami sa Lidl, kahapon nag-grocery din kami sa Nito. Hindi ba, alam niyo po ba noon, ayaw ko na mag-grocery dahil pag tuwing nag-grocery kami, abot na talaga 100 yung bayara namin ba? Hindi naman palagi, pero ano na, kasi itong mga anak ko, lakas kumain. Ako din naman. Anak lang noon, mameros din naman. Hindi po talaga biro dahil po ang pipino noon, 99 cents lang yan, 89 cents, 79. Ngayon, 1 euro 89 na. Ang pipino, grabe, ano man ba? Iwi man yan ito. 89 cents na po ang pipino, ang mahal. Kaya nakakawalang gana na mamili ngayon sa ano, sa Lidl, sa kahit saan. Ito na yung pinamili namin para sa birthday ni Fiona dahil gusto niya bulaklak ang kanyang ano, mga bulaklak. Magluto si Martin na. Yeah, bati na ba ne? Bili tayo ng ano, magluto si Martin ng chicken curry.
At ito, binili ko para sa aking papa dahil sale po siya ngayon sa Lidl. Ang normal price po niya ay 9 euro. Ngayon, 6 euro na lang siya. Kaya nakatipid ka ng 3 euro. At pag tuwing nagpapadala ako ng package sa Pilipinas, hindi talaga Nescafe yung binibili ko dahil itong Nescafe mahal. Marami naman mura na kape dito. Pero ito kasi nasanayan sa Pilipinas ba Nescafe? Ito na binili ko para matuwa naman yung papa. Kasi magpadala ako ng package next month na naman. Ito, mga cheese. Bumili din kami ng... At ito din, binili natin para sa mga bata. Ang sarap po nito, biskuit, oh. Ito yung mga, itong nakita ko ninyo, ito po yung laman niya. Ano din siya, sa Lidl din siya ngayon, sale din siya sa Lidl. Ito, magluto kami ng, ano. Magsalad o sana ako ngayon, kaya lang, nagbago yung isip ko, ano na lang, bukas na lang kami magsalad. Ano na lang ngayon, man. Okay, cheese, ang daming binili, ano. Hindi kami pwede maubusan ng ganitong pagkain sa bahay na ito. Dahil yan talaga halos kinakain namin palagi ba? Sira na yung akin ano. Tingnan po ninyo at Tita Evelyn, ginamit ko na po yung binigay ninyo. Dalawang beses na kahapon at ngayon. Nag-grocery din kami kahapon. Ito talaga eh, gamit talaga oh, makarga talaga ba, magkasya yung braso ko. Yan, bagay talaga to sa akin. Kailangan ayaw ko siya lagyan ng marami mabibigat na mga ano ba, dahil baka masira agad ba. So, lagay ko sa anong basement muna. At ito pa, bili pa kami ng donut. Ito po ay kay Michelle to, may bisita daw siya. Sabi niya, hindi daw pupunta. Bumili pa ako ng donut sa Lidl. Pwede naman nila itong kainin. At syempre, bumili din ako ng bulaklak. Yun po, tinulungan ko muna si Uma dahil minsan po, kaya niyang tumayong siya mag-isa. Minsan, hindi niya kaya. Ayan ang, kailangan siyang tulungan talaga. Ito naman, ito pa ang pinamili namin. Ito yung mga gagamitin namin para sa birthday ni Fiona dun sa ano ba. Kasi bawal kasi magdala ng mainit na pagkain. So ito naman yung invitation na binili ko sa Action. Ito. Kasi si Fiona kailangan na niyang magdala bukas para sa kanyang classmate. Apat ata na bata ang imbitahin namin. Malayo pa naman yun. Isang oras ba pero may mga driver license naman yung mga mama ng classmate niya. Kaya okay lang may mga auto ba. Ito, bumili din ako nito para sa para ganyan ba? Para mag-massage ka sa mukha mo ba? Lamig. Ganyan. Bumili ko to para sa arte-arte Action. At ito din, binili ko sa Action. Ano siya? Peanut biscuit. Ito, ito masarap to siya. Try natin. May nakatingin sa akin sa likod. Lagay muna natin dito ating bulaklak. Ang bango-bango ng bulaklak. Bango ng bulaklak ni Mami Rose. Tapos ilagay natin tong ano, iwan ko kung ano to siya. Yan, lagay natin dyan. At saka ilagay na natin to ating... Ay! Natakot talaga ako matusok ba? Tuwing may bumibili kami ng bulaklak ng ganito, talaga may iwasan na hindi ako matusok. Tusok talaga palagi. So, ayan na po ang ating bulaklak.
Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Galing po ako sa dentist ngayon. Tinusukan na naman tayo. Grabe. Kaya lang hindi ko siya tatanggalin tong mask ko dahil nagdugo yung ipin ko ba. Hindi pa nawala yung dugo. Grabe talaga yung linis. As in, napakalalim talaga. Nakakaloka. Ano pa? Anong tawag sa Tagalog niyan? Hindi ko na alam anong sabihin ko. Pakita ko sa inyo yung mukha ko. Ngiwi na naman. Yes, ang gibot. Nakasell yung tubig ngayon ni Uma. Ito na. Bili kami dahil sale. Pag hindi kasi sale, mahal ang tubig ni Uma. 9 euro ata to. Refill ko siya. Hindi na po yung... Nag-iwi. Yung takma natin yung nakakahiya ba? Give me it na ako si Uma. Dito tayo sa hit. Hindi talaga ano ba? Grabe itong ano ngayon. Ah, nagdugo. Dami mga dugo. Oh, dahil nga, grabe yung paglinis pa. Tapos na yung ngiwi pa yung ano ko. Hindi pa ako makakain. Buti na lang kanina. Bago ako pumunta doon, kumain ako ng tinapay. At uminom ako ng kape. Kasi maaga yung appointment ko kanina. Alas 8:30 nandun ako. Talaga siya. Tinry kong kumain kasi... Sabay kay Martin ba? Hindi talaga kaya. Takot ako baka makagat ko yung labi ko or yung... Kaya, yun din ang sabi ng dentist sa akin last time nung unang punta ko doon. Nung una yung ginawa nila ba? Na mag-ingat baka masugatan. Pero 30 minutes lang naman yung sabi niya. Pero ngayon ano na, magdalawang oras na ano pa rin. Kaya, hintayin na lang natin na mawala siya. Para sa sarili ko na din na hindi ako masugatan. Nagpainit tayo ngayon kasi hinihintay pa natin si Pio na matapos. Para marawan naman yung mukha natin. Mukha nating iwi. Hindi pa tapos. Pero mga ano na lang, 4 minutes na lang matapos na si Fiona. Pati dito, matigas yung dito ko ba? Grabe talaga yung pagkatusok ng anesthesia. Ang sarap ng init eh, na hindi malamig. Hindi masyadong malamig at tama lang yung init ba. Hindi dapat mapaaraw talaga tayo dahil para kasi dito sa Germany no, alam naman po natin na minsan lang talaga dito mag uminit, umaraw. Tigas pa yun dito ko ba? Sa ano naman, next week. Sa katapusan ng, sa 21, balik ako doon dahil tingnan nila.
Kaya talaga siya nawala. Abot to ng ilang oras, mga 3 hours ata yun ang una, nung tinuna dito ba? Tingnan na lang natin. Ito kami sa labas. Lakad-lakad muna kami. Mag-spatsirin muna kami dahil maganda ang panahon, oh. Maganda ng init. Ang tagal na namin hindi nakalakad dito, nagano dito, naglakad-lakad dito nga side dahil dito mataas, malamig. At yung daan dito, ano, maputik o basa. Magawa ng auto ba? Si Fiona tapos na, siya yung pinakauna matapos sa kanilang tatlo. Ang dalawa kong anak, high school na kasi yun sila. Hanggang hapon pa yun sila. Si Fiona hanggang ano lang, hanggang alas 11:30. Pero bukas, hanggang alas 12:30 siya dahil bukas meron siyang kantayan sila. Yung ngiwi pa rin ako. Dito tayo sa ano. Lakad-lakad muna tayo bago. Malapit na talaga mag-spring. Yay! Ano na talaga. Maganda ang panahon. Nagpainit. Lakad muna tayo dito konti dahil si Uma katatapos lang niyang kumain ng kanyang almusal dahil nga pumunta pa kami sa dentist. Nagmamadali, maaga kasi yung appointment ko kanina. Si Uma, nasa bed pa niya mamaya. Punasan ko na naman siya. At ng pag-uwi namin, ang dami ko pong gagawin, maglinis ng bahay. Para bukas, makagala tayo bukas dahil ano, maganda panahon ata rin bukas. Tayo ng salad, pipino. Mahal pa naman ang pipino ngayon. Lapit na mag 2 euro. Fast 2 euro at pipino. Gorke, ne? Okay, 1 euro 90 siguro. Kain po tayo. Bipilis tas 1 euro 90 peso. Pasundat. Ano? 110 pesos ang isa lang. Grabe, mahal, no? Hello po! Nandito na kami sa bahay. Kwento ko pala sa inyo yung about sa ano niyo mababot sa kanyang eyeglass ba. Hindi pala yung kay Uma nung na nakita nila doon sa ano ba. Hindi pala yun kay Uma. Sus, nabigo kami. Akala kay Uma na yun. Excited pa naman kaming sabihin kay Uma na nakita. Nabuti na lang hindi namin sinabi bago kami pumunta doon sa hospital dahil nga mabigo ba ma? Malungkot na naman. Kaya na syempre na naano kami ba dahil akala namin yun na yung kay Uma. So hindi pa po pala, nagkamali lang pala. Hindi kay Uma kasi kilala namin ng ano ni Uma. Tapos luma daw yung nandun. Sabi ni Martin siguro bago pa yun na pasyente doon. Iwan ko lang. Basta ano, kay Uma nawala na talaga siya dahil tagal na no. Ilang weeks na biya yun. Mag 2 months na. Kaya ano na, baka mabayaran ng insurance sila. Pero wala pa kaming narinig kung ano na ang sunod na gagawin. Pero Ano naman nila doon? Nakasubmit na si Martin kung magkano yung ano, yung eyeglass ni Uma. What? Di naman yan madali talaga basta pag may ano na ba, sa insurance na may mga, ano kasi yan? Iproseso pa ba di yan? Basta-basta agad-agad mapalitan. Kaya maghintay na lang at sana na, hindi naman masyadong matagal dahil nga nakakawawa naman si Uma yung gamit niyang, ano, gamit niya na eyeglass ngayon, yan yung nung luma niya, yan ang nasundan nung bago niyang nawala. Kaya sayang din naman, di ba? Kung makita naman yun, okay lang sa amin, mas maganda kung nakita. Wala na kami pakialam dun sa relo, sabi na nga ni Martin dun sa hospital na
Ang relo hindi masyado importante, ang importante yung ano yung braille niya, yung eyeglass niya. Kaya hindi na nawala na talaga yun siya. Baka na hindi naman siguro natapon, baka itatapon, no? Hindi natin alam kung anong nangyari kasi hindi naman natin nakita. Hindi tayo pwede magbintang kung anong nangyari sa ano ni Mama, 'di ba? Kaya hintayin na lang namin kung ano talaga ang kailan mapalitan ng bago ba dahil naawa talaga ako kay Oma dahil nga ba. Minsan parang di siya nakakita talaga ng maayos sa kanyang suot ngayon dahil ang lapit lang ng tissue. Sabi niya, kailangan ko ng tissue, wala na akong tissue. Tapos naharap niya, ang dami. Kaya parang hindi talaga ano, yung hindi maganda yung eyeglass niya. Tapos ayaw naman naman bumili ng bago, no? Dahil nga, hindi naman namin kasalanan yun. Kasalanan niya sila, dapat magbili ng bago kay Oma, di ba? Pero okay naman tong ano niya, luma niya, makakatingin pa. Siguro, ano to, para sa malayo ba? Hindi to para sa malapit na ano, para siya sa malayo. Kaya pag suot niya, nuot siya ng TV, okay siya. Pero pag nasa malapit niya, parang hindi niya nakikita yung mga, ano, kasi yung tissue. Sabi niya, wala na akong tissue. Nag-ring pa siya dahil wala na daw siyang tissue. Tapos pagbaba ko, ang dami pa. Hindi siguro niya nakikita. Nag-video key pala ako, kaya dito ako sa baba ba. At hinintay ko rin na matapos si Omang kumain. At syempre, magligpit ako dito. Saan ba ako galing? Bakit di ba ako naglipit dito eh? No? Maglipit muna tayo ha. Tapos i-off ko na po tong vlog na to dahil mahaba na. Tapos i-continue ko sa next na ano. Maglinis muna ako. Diyan lang kayo. Siyempre, magpapaalam na tayo sa vlog na to. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsasawang panoorin si Mami Rose at ang Timbel Money. Maraming salamat po sa lahat sa nag-comment doon kay Ryan na birthday. Hindi po ako naka-reply po sa inyo isa-isa pero nababasa ko po. Maraming salamat po sa inyo. Ang bait-bait ninyo sa amin, hindi kayo nagsasawa. Ah, palagi nyo kami pananood ba? At sana po hindi kayo magsasawa panoorin ang Timbel Money. At next week po ay birthday ni Fiona. May bisita tayo, pupunta dito ang Timbel Money. Hindi po sila lahat ang makapunta dahil nga may mga trabaho, hindi sila pwede makapunta. Tapos yung iba naman walang lisensya, tapos mahirap talaga pag walang lisensya, mag-commute ka, tapos may bata ka, mahirap talaga yan. Kaya tingnan lang natin kung sino makapunta, pero hindi ko manasabihin sa inyo, para ma-excited kayo ba? Basta doon kami sa Kili Island mag-celebrate ng birthday ni Fiona.